Ang programa kung saan ang kalusugan ay number one. Gandingan 2018 Multimedia Awards Most Development-Oriented Radio Public Service Program and Best AM Program Host 39 Catholic Mass Media Awards Special Citation for Best Public Service Program 25th Kapisada ng mga Broadcaster ng Pilipinas Golden Dove Awards Finalist for Best Public Service Program 11 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Public Service Announcement Finalist for Best Development-Oriented AM Program and Finalist for Best Development-Oriented AM Program Host 38 Catholic Mass Media Awards Finalist for Best Public Service Program 10 Gandingan Awardee for Best AM Program Best AM Program Host and Finalist Best Development Oriented Online Video 9 Gandingan Awardee for Best Development Oriented Talk Show and Best Development Oriented Talk Show Host 21st and 22nd Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program 2012 Catholic Mass Media Awards Finalist for Best Educational Radio Program. Welcome sa Radyo Musa Nutrisyon, Year 8. Simula ngayon sa bayan ng maririnig sa walong lupalob ng bansa. DZXL 558 RMN Manila. DYKR 1161 Calibo. DYHB 747 Bacolod. DYHP 612 Cebu. DXTR 981 Dipolo. DXMB 648 Malaybalay. DXDC 621 Davao. At DXBC 693 Butuan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan, Gandingan 2018 and 2016 Best AM Program Host and 2015 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Talk Show Host si Assistant Secretary of Health Bernie Flores at Rod Marcelino. Hika at pulmonya, ito pong dalawa sa mga karaniwang nagiging karamdaman ng ating mga baga. Hinga ng malalim, mga kanutrisyon. Pero dapat ano din, exhale. Yeah. Oh, exhale ba dapat? Inhale. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 8. Malusog na katawan, nutrisyon ang kainangan. Anong kaugnayan ng wastong nutrisyon sa hika at pulmonya? Ito po ang topic natin ngayong hapon. Nutrisyon para sa pulmonya at hika. Aalamin natin yan ngayong hapon. Siyempre kasama ang ating anchor at ninang sa wastong nutrisyon, si Assistant Secretary of Health at Executive Director for ng National Nutrition Council, Bernie Flores. Magandang hapon po, Asig Bernie. Magandang hapon din, Rod. At siyempre magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng Radyo Musa Nutrition. Bago ang lahat, Rod, hayaan mo munang batiin ko ang lahat ng bumubuo ng NNC Secretariat, yung mga working committees sa katatapos lang namin kahapon na ASEAN Conference to formulate the strategic framework and action plan for nutrition for the entire ASEAN to. For 2018 hanggang 2025. Congratulations, nakita ko nga talagang successful na successful po yung event. Tuwan-tuwan naman kami kasi walang tulugan yun eh. Ay oo, nakita ko nga si PJ, si Dan ba yun? Kanina madaling araw nasa airport. Oh, nasa airport na. Sending off committee. Opo. Oo, okay. So, yun. Maaga pa pero mainit na ha. Ay oo. Umaangal na yung ating mga ano, kasi sa hotel, ang lamig-lamig, pero paglabas nila to go out at saka ngayon nga on the way to the airport, nainita na ang mga lola. At yan na nga ang karaniwan, di ba? Sa sakit sa baga, hika, pulmonya, at madalas nga nagkakaroon ito. Opo. Ang mga bata na edad 5 taon, pababa, at mga nagkakaedad na o yung mga 65 years old pataas. Bagamat hindi pa nagagamot ang hika, maaari namang mapigilan ang pag-atake nito. Ang pulmonya naman ay nagagamot, ngunit nakalulungkot na marami sa ating mga kababayan ang bumabagsak dito. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority, pneumonia o pulmonya ang pangatlo sa mga sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino noong 2016, yung last survey period. Kaya naman sa pagsusulong natin sa wastong nutrisyon, ito ang focus ng ating talakayan ngayong tanghali. Tumutok mabuti sa ating talakayan upang masagutin po ang text question of the day at manalo po ng 200 pesos na cellphone loan. Abangan lang po sa aming programa ang sagot sa tanong na ano ang mga health and nutrition habits para maiwasan ang pneumonia at or pulmonya at ang hika.
Magbigay lang ng dalawa ron. Dalawa lang po, ma'am. Abay, mga ka-nutrition, oras na marinig po ninyo ang sagot, maaaring itong i-text sa amin. Gamitin po ang format na full name, space, edad, space, eksaktong address ng kasulukuyang tirahan. Ilagay po ang street, barangay, bayan o lungsod at ang lalawigan. Ang inyong sagot at syempre, isend po ito sa 0908-579-6898. Ilagay rin po sa dulo ng inyong text kung paano nyo po kami napapakinggan na sa radyo po ba. Gamit po ang internet, sa radio app ng inyong cellphone, Facebook Live o sa YouTube Live. O yung mga nanonood sa Facebook, abangan nila mamaya before matapos yung programa, babatiin natin sila, ma'am. Oo, meron tayo. Kung may magpaparamdam. Tama. Isama rin po ang RMN Station kung sa radyo po kayo nakikinig ngayong hapon. Okay, so mga ka-nutrition, makakasama po natin sa talakayan ang isa pong comeback kid. Opo. Kid, kasi ba mukhang bata pa si Doc. Siya po ngayon ang head ng Infectious Disease and Prevention Control Cluster ng Department of Health ng National Capital Region Regional Office. Siya po ay walang iba kundi si Dr. Stanley Roy L. Carrascal. At sabi po nga po, nagbabalik kasi naging panauna natin siyang expert. So, okay. Welcome back Dr. Carrascal at magandang hapon. Magandang hapon, Asik Bernie, Sir Rod. Magandang hapon po sa mga tagapakinig ng radyo mo sa nutrisyon. O, di ba? Bata pa, no? Bata, pero napakalaki na ng assignment niya, responsibilidad niya sa Department of Health. Opo. Umpisa na po natin ang ating talakayan, Dog. Gaya ng sinasabi nga kanina ni Ma'am Bernie, ito po ay isang interesabling usapin. Opo, dahil ang daming may asthma, ang daming nakakapulmonya. Pag-usapan po natin ang pulmonya, ano ba po yung pulmonya at ano po yung mga sintomas at sanhi po nito, Dog? Okay, again, magandang hapon sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig. Pulmonya at asthma. So, una, pulmonya. Ano nga ba ang pulmonya? At ano ang mga sanhi nito? So, lalo na sa panahon ngayon, no, common sa atin ay ubos, sipon, lagnat, with the changing weather. Correct. Pero pulmonya, ano nga ba ito? Pulmonya, sa libro, ang definition ng pulmonya is an infection of the lungs. So, infection sa baga. So, pag sinabi natin infection sa baga, dalawang baga natin, no, kaliwa't kanan. So, pwedeng isang baga lang, kaliwa, or sa kanan lang. Pero, ito ang infection na madalas ay dahil sa bacteria, pwede ding fungi, at pwede ding viruses. So, pag na-infect ka nito, ano bang magiging magiging epekto nito? So, pag nagkaroon ng infection, mamagang yung baga. At ang function ng baga ay sa paghinga, mainly sa paghinga. So, mahihirapan ang isang pasyente na nagkaroon ng pneumonia o pulmonya ay may pamamaga ng baga, pwedeng magkaroon ng tubig sa baga, pwedeng magkaroon ng nana sa baga, mahirap ang huminga, may mga pagkakataon ng pag-ubo, mga episodes ng pag-ubo. So, ang pneumonia o pulmonya po ay infection sa baga. Iba-iba pa ba, Doc, ang cause kung halimbawa ay bacterial or fungi or virus, iba-iba ba yung kanyang manifestation? Sa ordinaryong pagtingin to, no, sa manifestation niya, talagang isa lang ang magiging pare-pareho sila nang makikita sa isang pasyente, which is hirap sa paghinga. Talagang mahirapan sa paghinga. Ang iba, meron ding kasamang lagnat 'yan, merong plema. Pag bacterial, usually madilaw ang plema niyan. Pero sa iba naman, hindi ka na makakakita ng plema dahil sa, for example, immunocompromise o mahina ang resistensya ng isang tao na may pneumonia. So, hindi siya nakapag-produce ng plema. Nandoon lang yung nana sa loob ng baga pero hindi siya makalabas. Yes, so, mas serious yun pagka hindi mai-expel? Opo, mailabas. Mas serious po kasi mas mataas ang chance na ma-block yung airway natin at mas lalong magpahirap sa paghinga ng isang pasyenteng na merong pneumonia. Sabi mo kanina yung fungi. Ano ba yung fungi? Yung mga spores ba yan? Ang fungi po ay isang microorganismo. So, okay. Nakikita siya
makikita mo siya through the use of microscope. Pero iba siya sa bacteria. Ang kunja usually, mga kamag-anak niyan yung nagkukos ng an-an, mga alipungan. Yan. Pero ito, iba-iba naman kasi ang klase ng ano, no, ng kunja. So, for kunja, fungal infection usually, ito ay ano, nakikita natin sa mga pasyenteng sobrang mababa talaga ang immune system. So, yun. Pero in terms of pneumonia, ang nagiging cause talaga or ang pinaka-common na cause ng pneumonia are bacterial infections. Bacterial. Yes. Ibig sabihin dumi. Madumi. Maduming paligid. Dumi. So, may ano naman yung paraan para maagapan or para pwede ba yung ma-prevent? Kasi kung minsan yung virus kahit nasaan ka, di ba? Pwede kang kabul din, no? Yes. Pero what about bacteria para maagapan ito? Just like any other infection, una, panatilihin talagang malinis ang paligid. So, kasi kung walang bacteria, or kung meron mong bacteria pero mababa at hindi basta-basta makapasok sa ating katawan, so hindi tayo ma-infect niyan. Hindi yan magkukos ng pamamaga ng baga, hindi yan magkukos ng pagnanana ng baga. So, maiiwasan natin yon. So, that is for the environment. Yun yung control natin, panatilihing malinis ang paligid. And apart from that, of course, kahit naman kasing nandyan ang bacteria, pumasok yun sa katawan natin. As long as malakas ang ating resistensya at kayang labanan ng ating katawan ang mga bakteriyang ito. So, hindi yan basta-bastang magkukos ng sakit. Hindi yan magkukos ng pneumonia. Hindi yan magkukos ng pagsipon, paglalagnat. So, paano natin palalakasin ang ating immune system o ang ating resistensya? That is, of course, una, drink plenty of water. Gasgas na gasgas ng linya pag tinatanong ang mga doktor, anong maaari pong gawin pag nagkakaroon po ako ng sipon, ubo? Una, drink plenty of water. Kasi hydration, kailangan para, kasi yung pag-perform ng mucus o ng sipon is a response of the body para ikulong yung mga foreign foreign bodies or foreign bacteria, ikulong yon at i-expel. Kaya yung ubo is part of the response of the body na ilabas yung foreign body na pumasok o yung dumi na pumasok sa ating katawan. So, drink plenty of water. Second is eating nutritious food. So, vitamins rich in food rich in vitamin A, B, and C. ABC. So, yun, nagpapalakas talaga ng resistensya. So, kasi kung gaya nga nang binanggit ko kanina, pag nagkaroon ka ng bacterial infection, nagnanana yung baga. So, di ba usually, pag ang katawan naman nagkakaroon ng nana pag may sugat eh. Di ba? So, let's say may gasgas ka, sabihin, kumain ka ng mga masustansyang pagkain para mas mabilis humilom ang sugat. Diba? So, pag sa baga naman, similar din ang response ng katawan. Pag may kalaban, pwedeng masugatan ng kalaban ang baga, kaya magkakaroon ng pamamaga, magkakaroon ng pagnana. Pero with proper nutrition, maayos na pagkain, fruits, and pwede mong dagdagan pa yan ng supplements, vitamin supplements, talagang mas bibilis ang pag-recover ng isang pasyente na magsasuffer na nagsasuffer sa pneumonia. Opo. Yeah. Mayroon pa ho ba kayong maidagdag na mga pagkain yung nutritional management para sa ating pulmonya gaya ng bukod doon sa nabanggit niyo po kanina yung A, B, C na mga pagkain na mayaman. Opo. Sa pagkain more on ano talaga siya, dapat gulay at prutas. Pero kung ano yung sa hindi na sa pagkain siguro sa more on the practices practices sa loob ng bahay kasi usually naman pag si baby or pag si tatay may ubo o sipon pwedeng hindi pa siya pneumonia nasa taas lang nasa bandang ilong lang nasa upper respiratory tract kung tinatawag hindi pa bumababa sa baga madalas hindi kasi natin practice yung pagtatakip ng bibig pag umubo. Tapos here comes baby. Meron tayong baby or merong maliliit na bata sa bahay. Ubo tayo ng ubo, dura tayo ng dura kung saan-saan. Ibig sabihin, nilalabas natin yung bakterya sa ating katawan. And kung hindi proper yung ating hygiene, hindi malinis yung paligid, tapos kung saan-saan tayo dumudura, saan-saan umuubo without covering our mouth. So, nag-spread tayo ng infection, mas prone ang mga bata sa infection kasi hindi pa singlakas ang kanilang immune system as compared to adults. Ganun din ba, Doc, yung nangyayari dun sa mga hospital acquired? Kasi naririnig ko lagi yung pagka yung medyo senior at nagka-pulmonya, na-advise na lang, wag na lang pumunta sa ospital.
Kasi baka lalo pang magkasakit dahil sa hospital-acquired pneumonia. Can you say something about, at siguro baka i-correct mo kung tama ba yung mga kumakalat na ganun advice? Actually, naririnig din namin yan sa mga pasyente sa hospital. No? Sagot, bago na tayo magpatuloy kung ano sa hospital-acquired pneumonia, i-define muna natin ang hospital-acquired pneumonia. Sige. So, hospital-acquired pneumonia is an infection of the lungs na usually dahil sa, well, na-admit ka sa ospital, tapos nag-stay ka for two days or more, na doon mo nakuha ang infection. Pwedeng na-admit ka sa hospital for other reason, let's say na-stroke ka. Uh-oh. And at the same time, kasi pag nasa ospital ka, given na yan na talagang pumupunta ang mga tao sa ospital dahil may sakit. Mm-hmm. So, more often than not, madami din talaga ang bacteria na nasa ospital. Which is why sa policy ng mga ospital, hinihiwalay ang mga pasyenteng infectious, nakakahawa sa mga hindi nakakahawa. Mm-hmm. Pero syempre, hindi natin maiwasan na talagang, especially kung overcrowded ang mga ospital natin, di ba? Tapos hindi na maayos ang ventilation. So, pwede mo talagang makuha ang pneumonia sa admission hospital. Pa lang, lalo na kung emergency, di ba? Opo, emergency, madami talaga. Halo-halo yung mga reasons bakit sila pumunta doon. Yes, exactly po. Ayun po, pag hospital-acquired pneumonia, so, isa infection siya sa baga na usually nakukuha natin sa ospital. But dapat hindi natin siya i-associate na yung reasoning na huwag ka nang pumunta sa ospital dahil sa baka makakuha ka pa ng pneumonia. Pero kasi kailangan nating isipin, bakit mo ba kailangan pumunta sa ospital in the first place? Kasi kung yun yung magiging mindset natin, may pneumonia doon, tapos yun pala ikaw ay ongoing na heart attack or stroke, syempre mas kailangan natin ng ospital. So at the end of the day, still, pag may problema na sa kalusugan, of course, kailangan natin pumunta sa ospital. Pa rin, yes. Any other health habits maliban dun sa pagsara ng pagtakip ng bibig? Smoking. Don't smoke. Don't smoke. Dun sa mga nag-i-smoke pa dyan, do not smoke. Yes, and of course, part din ng pananatili o pag-insure na malakas ang ating resistensya is staying late at night. So nakakapagpahina kasi siya ng resistensya. So drinking plenty of water, avoiding vices, and getting enough sleep or enough rest can help a lot para manatiling malusog ang ating pangatawan at ang ating resistensya. Dok, paano yung mga nasa call center? Pwede bang ibawiin nila sa tulog sa araw, hapon? Actually, yun yung debate pagdating sa health, kasi sabi nga ang tulog, na pag na-deprive ka ng tulog, hindi siya yung 1 minus 1 plus 1 is equals to 1. Parang hindi ako nakatulog kagabi ng 8 hours, so itutulog ko siya the next day sa araw. Siya 100% na hindi siya equivalent. So kailangan mong bawihin in other aspects of maintaining your health. So sige, of course, since mapapagod ka, you have to rest. Then kailangan mag-maintain ka na ng healthy lifestyle. Usually kasi pag sinabi natin napupuyat ako, so para for me to stay awake, maninigarilyo na lang ako or inom ako ng kape. So I'm not saying that coffee is masama sa kalusugan. Pero gaya nga ng madalas nating pinag-uusapan, kahit anong bagay, pag nasasobrahan, ay hindi maganda. So it's important pa rin talaga na matulog. Matulog pa din po. Lalo na kung sa gabi. Yes. Okay. So, nutri habit muna tayo, Rod, para sa ikalulusog ng ating mga baga. Yeah. Opo. Excellent. So, ma'am, ang Mainam. Opo. Okay, mag 5 a day. Ano yung 5 a day ang NutriHabit natin ngayon. Ibig sabihin, kumain ng 5 serving ng gulay at prutas araw-araw, 5 a day. Mm-hmm. Kasi sabi nga ni Doc, napaka-importante yung ating mga maprotektahan. Yung sinabi niyo kanilang ABC, opo, puro yan galing sa prutas at gulay. Mm-hmm. Mayaman sa antioxidants gaya ng vitamin A, vitamin C, at saka vitamin E. Oo. Ang antioxidants ay nagbibigay protection laban sa masamang epekto ng usok at iba pang pollution at mga mikrobyo na nagdudulot ng sakit sa baga. So kung kayo ay mas malimit na nasa environment,
na mataas ang polusyon, mas kailangan ng katawan ang mga bitamina at antioxidants mula sa gulay at prutas. Kaya para sa mas healthy na pag-inhale, exhale, eat 5 servings of vegetables and fruits every day. Samantala, bigyan daan natin mga kasamang ilang mensahe sa nutrisyon. Magbabalik pa ang radyo po sa nutrisyon. Diyan po lamang kayo. Huwag po kayong aalis. Radyo mo sa nutrisyon. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain na bibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Eh kung alo-alo. Ibang commandment. Ang 10 commandments, sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang 10 commandment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong kanyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit, tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Nasa ikalawang yugto na po tayo ng ating talakayan at pag-usapan naman natin ngayon ang hika. Kasama pa rin si Dr. Stanley Roy Carrasca, Carrascal, head ng Infectious Disease and Prevention Control Cluster ng Department of Health, National Capital Regional Office. Opo, bago tayo dumako sa unang tanong, opo, patungkol sa hika, mukhang may question masahin tayo, ma'am. Masahin muna natin ang tanong ni Ma'am Ninita De Lima. Suki natin. Ma'am Suki, sabi niya, Doc, good PM po, Doc. Dati po may free anti-pneumonia para sa mga senior citizen. Bakit parang wala na po ngayon? Kasi mahal din po ang bayad nito. Magandang hapon po, Madam Ninita De Lima. So, free anti-pneumonia para sa mga senior citizens. Actually po, meron po yan. Available po siya sa ating mga health centers para sa ating mga senior citizen. And kailangan ko lang sigurong i-clarify, ASEC, no? Ang pneumonia vaccine po kasi, baka naman magkaroon tayo ng misconception na dapat every year nagpapaturok. Year. Siya tulad ng flu vaccine na dapat yearly ka nagpapaturok. Pneumonia vaccine on the average ay good for 5 years. Opo, so, nakukover nun. Opo. So, nakukover nun yung mga most common causes of pneumonia. Mm-hmm. So, ayun po. Good for 5 years po ang turok niyan. So, wag natin pong gawing taon-taon. So, kung 65 na si Ma'am Ninita ngayon, pagdating niyo ng 70, ma'am, saka pa kayo magpaturok ulit. And ayun po, for information po tungkol sa pneumonia vaccine, pumunta po tayo sa pinakamalapit na health center. Kasi kung wala naman, pwede tayong matulungan na makahagilap sa ibang health center. Kasi hindi naman natin maiwasan. Pwede may pagkakataon na wala pang delivery, kaya wala. Pero hindi naman po yan itinigil ng ating Department of Health. At tuloy-tuloy pa din po ang pamimigay ng pneumonia vaccine. So punta ka, re-refer kayo sa ibang merong supply. Okay. So punta naman tayo sa hika. Opo. So, Doc, ano po yung sintomas dito? At paano na-diagnose ang hika? Opo. Okay. So, second topic na tayo, no? Hika. Opo, hika. So, quick recap. Sabi ko kanina, when we say pneumonia o pulmonya, ito ay pamamaga ng baga na dulot ng infeksyon. So, madalas ay bakterya. Pagdating naman sa hika, minsan napapagpalit sila or akala mo hika, yun pala pneumonia. Akala mo pneumonia, yun pala hika. Kasi, pareho ang kanilang presentation or pareho ang nararamdaman ng isang pasyente, which is hirap sa paghinga. Pero in terms of yung proseso ng katawan, kung paano nangyayari ang hika at ang pulmonya ay magkaiba, pwedeng walang infection kasi ang hika . Ang nagtitrigger or meron kasi tayong asthma trigger na tinatawag. So pag sinabi nating hika, ito ay pamamaga naman, hindi not necessarily infection, pwedeng ibang causes, pwedeng chemical. So, ito ay response ng katawan, especially yung mga tubo na kumukonekta sa ating baga. So, namamaga iyon pag for example, nakalanghap tayo ng
aerosol or yung spray na pabango na yun pala ay allergic tayo or hindi katanggap-tanggap para sa ating katawan, ang response ng ating katawan, especially yung mga tubo na kumukonekta sa ating baga, ay mamaga. Apart from pamamaga, nagsisecrete siya ng madaming mucus. So ngayon, pag-secrete ng madaming mucus and at the same time namaga yan, so mabablock ngayon ang daanan ng hangin. So magiging pwedeng walang nana, walang pamamaga sa baga, pero dahil sa sumisikip yung tubo na daanan ng hangin, nahihirapang huminga ang isang pasyente. So yun naman po ang hika. Okay. So anong mga pwedeng causes? Sabi mo kanina, Doc, asthma triggers. Anong asthma mga triggers? Asthma triggers? So, asthma triggers, isa sa mga common na asthma triggers ay pollen. Pollen. Okay. Sa mga bulaklak. Ngayon, summer, maraming bulaklak, maraming halaman na namumulaklak, di ba? So they nag-release ng pollen. So available. So yun naman, ano yun, nalalanghap. Nalalanghap. Okay. Apart from that, meron ding iba na ang cause ng kanilang hika ay yung mga balahibo ng mga alagang hayop. Pwedeng sa aso, pwedeng pusa. Sa manok. Manok, ganun din. Mga ibon. May tinamaan. Manok. apart from mamaya that, pero knowledge mong sinong tinamaan. Apart from that, yun, yung nabanggit ko kanina, pwedeng yung mga pabango sa bahay, mga aerosol, pwede kang mag-respond ng... Yeah, tama. Then sa food, meron ding iba na... sasabihin mo, allergic ako sa ganito. Kasi ang allergy and asthma ay magkalapit sila, magkamag-anak sila. So ang iba na seafoods, for example, pag kumain, for example, ang asawa ko, pag ang asawa ko may allergy siya sa seafood, pero pag kumain siya ng seafood, so ang manifestation ay parang hika. So talagang hihirap siya sa paghinga. Merong mga rashes, pero ayun, usually, nahihirapan siyang huminga. So yun, kailangan mo talagang identify eh. Pag ikaw ay sinabi ng doktor mo, nagpa-check, nahirapan kang huminga. Sinabi ng doktor mo, hindi yan pneumonia, mukhang ikaw ay may hika. Ngayon, tatanungin ka na niyan. So ano, saan ka na-expose recently? Ano ang kinain mo? Ano ang meron sa paligid mo bago ka naka-experience ng hirap sa paghinga? So ngayon pag na-identify mo na yan, iiwasan mo na yan ngayon. Meron bang pinipiling age group yan, Doc? Meron bang pangbata na asthma, pang matanda na asthma, ganun? Actually po, ang asthma talaga ay sa extremes, no? Okay. Sa extremes ng age. Bata at matanda. Pero meron kasi, may mga ano naman, meron namang mga pagkakataon na beyond 7 years. Ang iba kasi, before 7 years old, nawawala na siya. So, pwedeng pagtanda nila magbumalik, pero before 7 usually nawawala. Ngayon, pag beyond 7 years old tapos inaatake ka pa din ng hika, so usually yun yung problematic talaga na kailangan mong, depende sa assessment ng doktor, no, na kaya baka kailangan mo ng inhaler na tinatawag yung parang spray na kailangan i-take, lalo na pag in exacerbation or nag-flare up yung ating hika. Ang iba naman, may oral na tablets na tinitake. Meron just bang, to control. What about babae? Gender or sex? Mas madami ba ang lalaki o babae? Pag yung mga nasa middle age, according to literatures, mas madami daw ang lalaki. Pero yun, even the, ang cause ng hika, yun nga, sabi ko triggers, pero yung pinaka-cause is still unknown. And at the same time, hindi din na-explain, tinitingnan ng ibang mga scientists ay baka dahil sa hormones, kaya mas nagli-lean towards the males, or a certain age group, mas nagli-lean towards females. Pero ang pinaka-problematic kasi talaga, regardless kung male or female yan, pag inatake ka ng hika, hindi mo alam kung ano ang cause ng hika mo, so hindi mo talaga siya makontrol, is pag sobrang sumikip yung, ano, yung daanan ng hangin, so hindi ka makahinga. So, yun pwede yung kang mamatay? Yes, pwede kang mamatay. Pag hindi yan na-control, mahirapan kang huminga, mabablock talaga yung daanan ng hangin, pwede kang magkulay talong na tinatawag. Yung talaga, before, nung nasa medical school pa lang ako, no, may mga pagkakataon na may isang pasyente pumasok. Ano pong nangyari? Bigla na lang pong nahirapang huminga. So pag pagtingin namin, kulay talong na talaga. No? So wala kaming choice. Talagang pag pinakinggan mo yung baga niya, wala nang pumapasok na hangin eh. So, yun yung usually sinasabi, kailangan na nating tubuhan to. So, when we say tubuhan, lalagyan mo ng tube sa daanan ng hangin niya para makapag-provide ka ng passage oxygen for air and of course, oxygen. So, yun yung usual. Tapos, pag maya-maya, magsusuka na yan. Yun pala, nakakain ng
ng food na may peanuts na yun yung naging cause ng pag-atake ng hika niya. Dok, nung bata-bata ako, meron kaming kilala na pamilya na hikain. Opo. So what they did, nag-translocate sila sa Baguio. Siguro nun, cool pa ang weather ng Baguio. Ganyan. Nakatulong ba yun sa kanila? Ayun po, paano ba? I mean, when you're in a more higher altitude, tapos medyo fresh ang hangin. O Yun po. In terms of pollution, kasi yun, ang usok na, usok na, lalo na dito sa city, no, sa Metro Manila, pwede talaga siyang mag-cause ng pag-atake ng hika. So, when you transfer to areas na mas relatively mas okay ang hangin. Noon. Kasi Baguio is no longer. Ano na din ngayon, mausok na din daw talaga ngayon sa Baguio. So, pag mas malinis ang hangin, talagang less din na ang chances of flaring up ng ating hika. Mm. So, ayun po, isang advice sa ano sa ating mga tagapakinig, kung may hika ka and sa tingin mo talaga napapansin mo na mas humihirap ang paghinga mo. Pag madaming usok, madaming sasakyan sa kalye, doon ka na-expose. Kung hindi talaga maiwasang lumabas or dumaan doon, is magtakip din. Magtakip pa din ang ating ilong habang dumadaan doon. And of course, ayun, still tulad ng pneumonia, since ang pinag-uusapan natin dito ay daanan ng hangin, anything na magpapapangit sa kalidad ng hangin ay magkukos ng hika at or magpapalala sa hika. So nabanggit mo yung pagkain, yung mga allergen. Allergen yun. So meron bang pwedeng ano para maibsan yung epekto ng ano ayun ng po, sintomas ng ganun? Ayun talaga, kahit saang libro talaga pag tiningnan mo, wala talagang gamot na pwedeng inumin para mawala yung hika. Kasi pag may hika ka, nandyan na siya eh. Ang pinag-uusapan dito is paano mo siya makokontrol. Mm-hmm. Paano mo control masisigurado na hindi siya aatake. Hindi siya mag-worsen. So, to prevent that, una, kailangan mo munang alamin kung ano ang nagiging dahilan ng pag-atake ng iyong hika. Kasi your enemy. Yeah, know your enemy. Exactly. So kasi kung alam mo kung ano ang magti-trigger, iiwasan mo na yun ngayon. Pero ilang masaklap, no? Kasi kung yung masasarap na pagkain, yung trigger, sabihin, inom na lang ako ng gamot pag umatake. Pero just to be on the safe side, iwasan. So kung kayang iwasan na po yan. Mm. Kasi talagang, kung sure ka na yan talaga magiging dahilan bakit pa tayo kakain. Correct. Yan. Mas mahal magpagamot. Tama po yan. Tapos, ayun po, still exercise. Okay. And then, healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Mm-hmm. And yun, dapat malinis pa din ang paligid. Kasi even our carpets, pag madaming alikabok dyan, may mga bed bugs, mga mites na tinatawag. So yun, yung mga droppings kasi noon, malaki ang potential na maging allergens din na mag-trigger sa ating... So kung mag-aalaga kayo ng mga cute na puppies, kasi dapat malinis yung puppy. Kasi actually, hindi lang naman kasi siya talaga, not just hika and pneumonia, but other diseases pa din ay pwedeng mag- yung cost niyan, di ba? Okay. Recap. Ang bilis lang, Doc, di ba? Oo nga po. So, mga minamahal namin mga ka-nutrition, sa hapong ito tinalakay natin ang pulmonya at hika and how to manage these two conditions. Ang pulmonya at hika ay ilan lamang sa lung diseases, sakit ng mga ng baga na maaaring maka-apekto sa lahat ng tao. Wala pong pinipiling edad, mayaman o mahirap. Napakahalaga ng tamang pangangalaga sa katawan at kapaligiran upang maging matibay ang resistensya at malabanan ng iba't ibang mikrobyo o pollution na laganap sa ating kapaligiran. Sa diet, kumain ng mga pagkain na mayaman sa antioxidants, vitamina at mineral gaya ng gulay at sariwang prutas. At upang mapigilan ang pag-atake ng hika, iwasan po natin yung mga pagkain o anumang trigger ng hika tulad ng mga pagkain mayaman sa sulfites. Regular na magpa-check up upang masuri ang kondisyon ng baga at mabigyan ng angkop na treatment kung kinakailangan. At maraming salamat po sa isang makabuluhang talakayan, Dr. Stanley Roy L. Carrascal, ang head ng Infectious Disease and Prevention Control Cluster ng Regional Office ng Department of Health, National Capital Regional Office. Pangwakas, Doc, mensahe po natin para sa ating mga tagapakinig. Okay, so hika at pneumonia. Maaring pong itong dalawang kondisyon na ito ay common na, lagi nating naririnig. Pero kailangan nating i-bear in mind, kailangan nating tandaan na pag mga ganitong kondisyon ay hindi dapat pinagsasawalang bahala. Pag anytime na may nararamdaman kang hirap sa paghinga,
kumonsulta agad sa malapit sa pinakamalapit na doktor o pinakamalapit na health center, dahil sa pag ito ay pinagsawalang bahala, pwede talaga itong mag-cause ng malalang sakit, or mas malala pa dyan is mamatay ang ating mga pasyente. So para ma-prevent ito, na-discuss na natin kanina, a healthy lifestyle, healthy diet, iwasan ang mga bagay na pwede magpalala o mag-cause ng pag-atake ng mga kondisyon na ito. Clean surroundings. Opo, yun ang napakahalaga. Okay, maraming salamat po, Doc. At narito naman po ang 12 nagwagi ng 200 pesos na cellphone load sa ating text question of the week contest. Sila po ang mga nag-text ng tamang sagot sa tanong na ano mga health and nutrition habits para maiwasan ang pulmonya at asthma or hika. Magbigay lamang po ng 2. So ang mga pwedeng sagot, drink plenty of water, proper hygiene, balanced diet, eating fruits and vegetables rich in vitamins A, C, and E, don't smoke, maintain clean surroundings. Una ka, Rod. Thank you, ma'am. Ito, mga kasama, ang buena mano ng 200 pesos na cellphone load ay galing pong Mindanao from DXDC Davao. Purok 5A, Canocotan, Tagum City. Congratulations to Serdan Balote, 48 Serdan. Years old. Okay. Pangalawa, taga Mindanao ulit, pero nakikinig siya sa DYHP, Cebu. So, dilig pala siya sa Misamis Occidental kasi taga Purok 6, Barangay Unidos, Plaridel. Ang ating next winner, 30 years old, si Hazel Lou Pepania. Yung susunod naman, dito lang po, galing sa DCXL Manila, 52 years old from Barangay 289, Puting Bato East, Calaca, Batangas. Calaca, Batangas. Maria Asuncion Castillo, congratulations. Mga Castillo, Batanggenya. Batanggenya talaga, ma'am. Opo. DXDC Davao naman, ang pinakikinggan ng ating next winner, taga Tubod. Carmen Davao del Norte, si Miss Anita Pedrera, 58 years old. Yung pangatlo sa aking listahan ay galing pong DXDC Davao, Purok 3, Tanglao, Braulio, Juhali? Juhali Davao del Norte. Remelita Montilla, 49 years old. Ang kasunod sa aking listahan ay nakikinig sa DYHP Cebu at siya ay taga Lapu-Lapu City, Cebu. Yay! Ang first hero. Pinatay si Magellan. Okay, si 25 years old, si Miss Marilu Butalid. Christopher Grasota, congratulations. 32 years old from San Vicente, Butuan City, Agusan del Norte. Opo. DXBC, Butuan nakikinig. Congratulations, Christopher. Christopher. Opo. Okay. Grasoto. Grasota. 32, ma'am. 32. Opo. Okay. Ang kasunod sa aking listahan ay taga Alegria, Cebu. So, nakikinig siya sa DYHP, Cebu. At siya ay 62 years old. Si Juana de los Trico. Aba, may winner tayo galing sa YouTube Live, ha? Dia Street, Poblacion, Suwal, Pangasinan. Suwal, okay. Suwal. 28 years old. Tama. Oh, active millennials. Millennials. So, mahilig to sa YouTube at Facebook. Si Thelma Bulaw. Thelma, okay. Congratulations. Yung millennial si Thelma, tayo daw, millennial. Millennial sa mama. Feeling millennial. Ganun pala yun. Okay, ang next sa akin listahan, taga Purok 1, Barangay Mambatangan, Manolo Fortich, Bukidnon. Nakikinig sa DXMB Malaybalay, 54 years old, si Herminio de la Cruz. Congratulations. Yung huling winner sa aking listahan, ma'am, ito'y galing Cotabato. Ayan, taga Purok, Sampaguita, Barangay Mafran, South UPI. UPI. South UPI. Okay, South UPI. Oo, South Cotabato, Maguindanao. South Cotabato, Maguindanao. Okay, nakatabi lang kasi. Nakatabi lang sila. May upi din kasi sa South Cotabato. May upi din sa South Maguindanao. Pero syempre, Maguindanao siya. Maguindanao. South UP, Maguindanao. Uh-oh. Opo. At sa estasyon, umaabot doon yung ating DXMY Cotabato. Si Ronald Sigua, 24 years old. Congratulations, Ronald. Congrats, Ronald. At ang last nating winner today ay taga
Bye-bye, Leyte, Barangay San Isidro. Bye-bye, Leyte, DYHP siya nakikinig. 18 years old. Aba, talagang millennial. Oo. Si Margie Joyce, yan. Okay. So, yan. Oo, yan ha. Congratulations sa inyong lahat. Yan po ang kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrition Year 8. Malapit na tayo mag-year 9. Ay, opo, abangan. Naway muli namin kayong nabusog ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. At sa mga nais pa pong magtanong tungkol po sa ating paksa ngayong hapon, text lang po kayo sa 0908-579-6898. At sasagutin pa rin po ito ni Dr. Stanley Roy Ella Carrascal sa pamamagitan po ng aming production team. Sapagkat yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Pero bago tayo mag-ano, pwede bang i-greet muna kita ng happy birthday? Thank you, Asik. Happy birthday. Happy birthday. Oh, thank you, Doc. And of course, maraming let's greet po, your nanay. Ako'y tuwang-tuwa dahil sa wakas nakarating din. Oo, first time niyang bumisita ng Manila. Matagal ko na itong iniimbitahan. Sabi ko nga, lagi ka naman tinatawagan. Thank you, ma. Thank you. Opo, ang aking ang aking nanay. Opo, na nandito ngayon sa himpilan si Ma'am Bernardita Marcelino. Kapangalan ni Ma'am Bernie. Katukayo ba ang tawag? Katukayo. Tukaya. Ma'am Bernardita Marcelino at si Auntie Rosita Beherano. Opo. Okay. Welcome po sa ano, buti na observe niyo ang aming trabaho dito. Okay, Rod. At mga kasama, magsasama-sama po tayo sa susunod na Sabado at ang talakay ang ating topic 12:30 to 1 o'clock dito sa Radyo Mo sa Nutrition. Pag-usapan naman natin ang healthy lifestyle in the workplace. Opo. So napakahalaga din ito, ma'am. Oo, opo. Kahit nagtatrabaho ka na sa opisina ka, pwede ka pa rin magkaroon ng healthy lifestyle. So gaya ng ginagawa ng mga taga head of, isi-share ko po yan sa susunod na Sabado. Sige, dahil overtime na tayo. Tandaan! Dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisisikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayo iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Tamang nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami pong inyong kabalikan sa kalusugan at sa wastong nutrisyon. Dok, sabay-sabay tayo sa extra. All right. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 8. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Isang araw, nag-text si Jeff kay Ruby. I love you, said. Pero dahil malabo ang mata niya, naisin niya kay Ruby. Oh no! Get your eyes checked at EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Uy, Jeff! Love you too, bro! Love your eyes. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert...